Paya ka ba kung kukunin ko yan? For example lang, kung kukunin ko sa Sunday, gagawin kong anak ko. Papayag ka ba? Okay. Sandre, kamusta? Thank you, tatay mo. Ay, ako yung daddy mo eh. English mo ako. Ano yung daddy mo? Ha? Huh? Kaling patalubong ko sa'yo? Kaling patalubong ko sa'yo? Ito. Sabi ko sa'yo. Ayan o. Layan po sa lubong o. Oh. Eric, pali ka dito. Dito meron pa akong dala sa'yo o. Oh. Meron pa akong dala. Meron ako sa'yo, halika edi po. Meron ako sa'yo tinapay at saka apple. Oo, oh, di ba? Dami mahulog ha. Ayan, just yung doon yung doon. Pa? Na, parang wala po nangyari. Hello, Sally. Diyan, sige natin diyan. Uy! Nakuha na yung apple. Nakuha na yung apple. Nakuha na yung apple. Ayan. Tingnan mo yung baril. Ayan. Wow! Ayan, patingin mo, tingin. Tingin. Ayan, ganda ba? Santing ba, santing? Oo, oh, santing. May chinelas ka. Bilang chinelas, oh. Oo, oh, may chinelas ka dyan. Di ba? Santing ba, santing? Ha? Ganda mo. Ay, natanggal. Papak muli, pasok muli. Doon, sa dito. Yan. Ayan, ayan, tinan mo. Kasi po dyan ba? Ayan. Dahan-dahan, baka masira. Tinan ko nga. Saan ba ito nakalagay? Oh, wala, natanggal na. Dito, dito nakalagay pala yan sa ibaba. Tutok mo yan. Yan. O, yan. Hindi pa. Yan. Na? Wait lang, andali lang. Eh, asa na? Wait lang, wait ka. Pause ko lang muna yung video. Ayaw lang gupit yung ninong mo. Bagong gupit ako. Bagong gupit ako sa Andre. Ako ko pumatid na, pagupit ako. Ang gusto mo yan? Gusto mo yan? Ganda, gusto mo ba yan? Gusto mo yan? Oo. Oh. Eh, maliit lang. Ano? Nagustuhan mo ba yan dala ko? Ha? Hindi nga pwede. Oh, galing ganda ya. Sige, bilang mo. Oh, hindi po. Ganda laruan. Hello po. Ano nangyari sa lakad niyo po? Ay, maraming ano? Dahil nagkausap kami. Okay. Eh, nandun yung ngete. Nagkausap yung assistant. Sabi niyo mama yung nagaraan. Oo. Oh. Palitan lang yung munting lupa sa ano na yung... Ay, hello po. Ito po yung tatay ni Sandre. O pare. Bata po pala eh. Pare mo na ngayon yan. Bata po pala. Basta. Tama ka pala ni Sandre eh. Sandre pala ang hawig eh. Ganda ba, Sandre? Ano gagawin ngayon? Ano gagawin po? ang ano nila, yung gusto nila, yung nakakalibin, affidavit of whereabouts. Kailangan na gumawa daw yun, yung balay niya. Dahil siya nakakalala sa anak niya, yung babae. Ngayon, Ano, nakapasikot-sikot pa? Pangalawa,
pupunta sa PSA dahil negative ang certification. Mm. Yung naman vaccination ay immunization. Kumpleto na ho sa atin. Tapos pupunta ng barangay certification dito. Tatay na nga yung nag-ano, hindi pa sila nag-ano. Dapat sabi yeah. Nyo, pakontak para may pirma ng tatay. Oh. Eh, nagkandahirap kami kung saan yung location, kung sino yung ano, baka para dumating, para makaayos ng... Mm. Oh. Tapos, affidavit of two person na doon na lang, sikasuhin ko. So, siya lalakad doon? Siya na yung lalakad. Kaya lang, sabi ko, sa tinatanong ko dahil sa ang anak talaga sa Osmo kasi kung paano na nailabas sa ospital na wala siyang pirma kaya nga paano ba nangyari ay takas lang ba baka takas lang kailangan ba dito pare para paano na kasi ako bukas pinapaluwas na ako pinapaluwas ka pwede ba itong ma-interview yeah. As Andre, sino ba interview si Daddy? Daddy mo. Kenika. Hindi, okay na diyan siya. Oo, ikaw ano ba as nito? Ayan. Para at least harap-harap lang kami ni pare. Ay, ano po pangalan uli ni pare? Rowel. Rowel Beltran. Beltran. Ilan taon na si pare Rowel Beltran? 45. Uy, po sinandalan tayo ah. Ano yung pa, Rebel Beltran? Ilang taon ba, ilang taong na ngayon namatay si Mrs. mo? Kasi namatay siya ng October 2019 na ata. 2019. Matagal na. Tumatagal ka ng bao pala. Ano, mula nun ba, hindi ka nag-asawa ulit? Meron akong kano ngayon. Kaso nasa ano siya? Hindi ka living ka ngayon. Nasa ibang bansa. So, ano yun? Dalaga or... Meron lang din siyang ano. I mean, anak. Yung asawa nun. Iwalay. Iwalay sila. May kinakasama lang din yun. So, yung anak niya, ikaw nag-alaga ngayon? Hindi. Yeah, malalaki na. Dalawa yung anak niya, malalaki na. Malaki na. May asawa na yung isa. Yung isa. So, sa bahay, doon ka sa bahay nila? Hindi. Nandun ako sa ano. Kung saan ako nagtatrabaho. Dito sa Bulacan. Saan sa Bulacan? Sa ano, Santa Maria. Ah, Santa Maria. Andun lang ako ng isang araw ah. Ano, pande? Oo, doon ko. Nandun ako doon. Kasi meron ako binabalag. Meron ako doon tinutulungan din, Santa Maria. Santa Maria, sa Santa Maria at saka sa Marilaw. Meron din ako na meron ako dyan. Kasi lumaki ako ng may kawayan. Sa part ng trabaho kasi, may mga supporter kami ng gawin ng Marilaw or and Santa Maria. Nung last Sunday, nasa Santa Maria kami, pandi sa ano, Tensa and Marilaw. Dalawa kasi yung naging mission ko doon. So, yung trabaho mo doon? Kahoy eh. Nagtitis-tis kami ka. Ano yun lang? Kahoy lumber na... Mga oh. Ano, mga pinagtabasan ng good lumber. Yung mga minsan troso, mga bilog. Ano ginagawa niyo doon? Tinitis-tis namin siya. Tapos kinukuha. Ginagawang mesa. Ah, ginagawang mesa. Magkano naman sweldo mo doon per day? Ganyan, 300 na per day ko. 300 per day ka? Plus overtime mo? Hindi pwedeng OT doon. Ano, bawal sa katabi. O sabihin 300, tapos libre pagkain? Libre naman. Okay na yun kung libre naman. Pagkain, libre tirahan. Okay na yun. Ayun. So, saan na pupunta yung sweldo mo? Na 300 per day. So, nasa 13,000 kasi monthly. Saan na pupunta yan? Dati kasi, nung naninigarilyo pa ako, alas wala natitira. Ang dami mong tattoo mo. Marami kang tattoo. Bakit ka naging maraming tattoo? Binata pa ako nung natattoo. Ah, natattoo ka. Naging ano mong tattoo, ano? Kasi ako tattoo, dito lang sa paa. Tattoo ko sa paa. Ayan. Ibig sabihin, na ano ka sa bisyo? Bisyo? Sigarilyo? Sigarilyo. Sigarilyo. So, sumusweldo ka, for example, kaya mo ng monthly ng 13,000 monthly. Basta kada week 1-8. Week 1-8. Basta ang sigarilyo ko noon,
isang ka, nakakapat na kaupo mag-apon. Lakas naman ang bakit hindi masusulungan ba? Hindi ba na, buhay okay pa baga mo? Baka naman dapat iwasan, bawasan mo na lang, no? Para hindi, natanggal ko na. Natanggal ka na? Natanggal mo na? Oo, oh, sa vape, no? O, okay yan. O, oh, diba? Diyos siya lang, parang gusto ko magkaganyan. Hindi kasi ako nag-iossi eh. Ngayon nag-iossi ng ganyan. So, kamusta naman si Sandre sa bilang tatay ka? Okay naman. Hindi mo ba namimiss si Sandre? Kasi sa balita ko, madalang ka lang umuwi. Hindi mo namimiss si Sandre. Minsan kasi gusto ko mang umuwi, di rin ako pinapayagin dahil lagi nga rush yung trabaho. Okay. Conforme na lang pagka talagang pawala na yung kakoy, doon lang. Doon lang, doon lang maluwag. Pero si tanongin kita, mahal mo si Sandre? Opo naman. Mahal mo? Kasi hindi mo mahal, ako nalang magmamahal dyan. Kukunin ko na lang yan, dadaling ko ng Canada yan. Kasi naawa ko sa bata eh, payat. Parang kulang sa aruga ng tatay. Parang hindi niya bibigay ng isang tatay. Kasi isa lang yan eh. Nag-iisa lang yan, wala ka rin asawa. Ibig sabihin, yung kinikita mo, sobro-sobro pa. Pwede mo pang iyan sa anak mo. Gusto sa anak mo. Tuwing kailangan ka ba nagpapadala kay Sandre, every month ba napapadala mo siya? Dati po, tig 500. Bakit naman 500? Napakaliit naman ng 500. Per ano yun? Per month? Hindi po, per week. Per week, 500. Kada sahod. Kada sahod, 500. Sa tingin mo, lumalaki si Sandre, kasa pa ba yung 500 weekly? Kasa pa? Lumalaki yung anak natin. O, anak na natin. Na, kasi ako, willing kong mahal. Actually, mahal ko si Sandre. Madali siyang mahalin. Kasi ako, wala akong anak eh. Mapalag ka nga, may anak eh. Ano? At si Sandre kasi, yung isang endorser ko, kamukha niya. Na anong kabataan yan. Kaya nga sabi ko ay nakikita ko yung isang minahal kong anak din na nasa ibang lugar. Ano? Kaya sabi ko parang sarap mahalin ni Sandre. Sandre. So, paano yan? Wala ka bang balak kunin si Sandre? Or dito lang talaga kila nanay mo? Hindi po sasama yun. Hindi sasama sa'yo? Pero kung ikaw masusunod, ikaw ang tatay, sasama mo. Hindi ko po maano doon. Hindi mo rin maano siya. Kasi nga may trabaho ka. Hindi mo ba iniisip paglaki ni Sandre yung sasabihin sa'yo, yung balik ba sa'yo? Na tay, di ba, hindi ikaw nag-alaga sa akin, ganito. Parang sakit nyo, di ba? Masarap di ba kasiguro kasama mo yung anak mo? Diba? Tumang na naman si Sandre. Ang swerte yung meron kay Sandre. Kung sa akin, hindi ko, akin na lang eh. Papaya ka ba kung kukunin ko yan? For example lang, kung kukunin ko si Sandre, gagawin kong anak ko, papaya ka ba? Ha? Hindi, ibigyan kita ng ano, siyempre, pagdapon na sa akin yan, pag-aralin natin yan. So, isabihin ba, if ever mapunta naman sa akin yan, siyempre, kilala pa rin kayo. Siyempre, kailangan lang, kung kukunin ko siya, pangalan sa akin. Para at least, maibigay ko sa kanya yung para sa kanya. Ang mahalaga doon, kilala pa rin kayo as ligit na magulang. O, ang maganda dito, maalagaan na lang at mabigyan si Sandre ng talagang magandang buhay. Kasi kung mapunta sa akin yan, sasama naman po siya ba? So ibig sabihin, payag ka. So doon naman po gagandingan. Kasi kung sa akin yan, pag-aralin ko talaga yan. Tapos tatanin ko na ibang bansa yan. Kasi I'm going to Canada. Ano? Kasi may bahay kami doon sa Canada. If ever siguro, malamang
kayo pa rin naman kikilalanin yan. Mas maganda, kilala pa rin kayo. Hindi ko naman ipagkakait. Just in case lang ha, pinag-uusapan natin. Gusto ko lang magkaroon ka ng aware sa isip mo. At parang pag-usapan yun, if ever na pumayag kayo, di hanggat hindi na-transfer yung pangalan yan, di, kung ano, di transfer na lang sa akin. Diba? At least yung anak mo, safe. At alam mo, magiging maganda buhay niya, kinabukasan niya. Diba? Kesa naman, ang nanay mo, hindi tumatanda sila. Diba? Hindi naman, diba? Hindi naman sila pabata, tumatanda. And dapat ikaw ang asahan niya, dahil ikaw ang tatay. Kasi nga sa nakikita ko, mas malapis yung bata sa lolo't lola. Diba? Malapit. Pero si Sandre, madaling amuin eh. Madali eh. Madali siyang ano yun eh. Madaling mahalin ka ni Sandre. Yan eh. Ano ko sa kanya eh. Yung asawa mo sa ibang bansa, ito yung kailan ang umuwi nun? Uwi nun. 2024. Hindi, ano yun? Magkapakasal ka o libilan talaga? Maglilibing kayo or kakasal kayo? Kasi ikaw, beauty ka na eh. Ibig sabihin, pwede kang magpakasal na. O diba? Yung sa nanay ba ni Sandy, kasal ka? Ah, hindi din. Ah, sabi nga pala. Ano yung ano kang dati pa? Asa na ngayon yan? Ay, gano'n nakatira. Okay. Eh, yung kinakalibin mo, alam niya na may anak ka. Alam. Hindi niya sinasabi na, oh, kunin mo, alagaan ko yung anak mo. Sinasabi naman niya. Yun yung binabalak na magkasarili kami bayi. Ang balak. Kasi ilang taon ba yung pinaka yung bunso ng asawa mo sa yung anak ng asawa mo sa ibang bansa? Yung mga anak niya? Ay, ilang taon na yung pinakamaliit? Ano na eh? Grade 7 na yata yung bunso niya. Ah, grade. Malaki na. Malaki na. So, willing naman siya kung ipalagaan si Sandre. Siya nga po yung nag-ano. Oo. Sana naman mahalin. If ever, baka kasi mamaya. Uy, ano. So, pagkakaiba naman, patay na yung nanay ni Sandre. Hindi, mabait naman. Mabait naman. Nasaan sa bansa siya? Nasa Kuwait. Pinunta ko na dati dito. Kuwait? Uy, marami kong ano ng Kuwait ha. Marami kong supporter ng Kuwait. Kuwait, Taiwan, Singapore, Hong Kong. Kaya lang naman problema nga rin eh. Bakit sabi po? Sabi niya gusto ko daw makausap. Gusto akong makausap? Bakit po? Ano po ang problema? May problema? Nagkaano kasi yung anak niya? Nagka-appendix. Yun yung sinasabi ko sa grade 7 yata. Nagka-appendix? Tapos, ang pagkakamali nung naging bayo niya, pinirmahan daw yung ano nung doktor na hindi pa inaano yung PhilHealth. Kaya yung bill na 35, yun ang babayaran. Wala nang ano yung PhilHealth. So, hindi na pagkakamali yung PhilHealth? Oo, may problema yung nag-ayos. Dapat yun, i-PhilHealth muna bago, para malas yung babayaran. Diba? Hindi na daw pinirmahan na lang daw. Oo. Problema nga yun. Tapos kasi doon, total yung muna, tapos doon, PhilHealth ba kayo, papaless yun. O 20%, 30% yun, ililess yun. Kasi may PhilHealth kayo. Kung nangyari, binayari sa akin nakita yung PhilHealth, wala na, eh, napasok na eh. Hindi na po ano yun. Sandre, sabi ni Papa mo, sa akin ka na raw, tatiling kita ng Canada. Sumawa? Oo. Sama ka sa akin? Dati, may apple ka. Binuksan niyo ba ng apple si Sandre? Sana pa nakain ng apple. Apple oh. Sa isang punta ko dito gusto mo apple. O, buksan na niya ng apple. Yan. Kumain pa lang kasi ngayon. Paano? Kaya na balik mo ng Bulacan? Bukas na. So, kung inaharap na raw siya doon, ba nag-iisa ka lang ba doon? Nag-iisa ka lang doon? Dalawa lang kami. Dalawa lang kayo doon? Hindi naman kasi nila gagalawin yun kung wala ako. Hindi naman kasi marunong yung... Ibig sabihin pala sa 500 na pinabadala mo, wala pa si nanay, sila nanay mo doon. Hindi pa nabibigyan. Pasalamat ba sa pag-aalaga ng anak mo? Wala doon. Walang ganun. Hindi mo lang, oh.
kunwari 1.5 ka isang linggo, sa iyo yung 500, kanila yung 1,000. Kasi kahit libre ako pagkain dun. Minsan madalas din ako bumibili sa kantin ng... Bakit? Bakit po? Kasi ano, bitin minsan pagkalinggo naman, hindi libre, hindi yung libre kain. Oh. Pag may trabaho lang. Kasi all, kung matipid ka, kakayanin mo yun kung magitipid ka. Kaya isang araw ba? Kaya ganyan tinanggal ko yung sigarilyo, itong binili ko. Magkano bili mo dyan? Ito, isang 1K itong... Okay, tama, may 1K ka pang bili niya. At least nakaiwas ka sa bisyo. Ano ko to, binali ko to. Oh, no, basta naka, kung buti, bali kasi dati sa kanya. Ang malaga doon, nakaiwas ka doon sa Yossi na malalakas ka. Kailan ko lang nabayad yung dating bali ko sa kanya, laki. Dahil sa kaka Yossi ko, nabibitin ako sa... Hindi ka naman nag... Sa party kasi ng Santa Maria, Bulacan, and Marilao, maraming ano yan, maraming gumagamit. Hindi ka ba na, hindi mo natikmang gumamit dyan? Hindi po ako gumagamit. Kasi nung time kasi yan, talagang ako mismo ang saksi yan eh, ng mga time na yan eh. Kaya tatanong ko lang naman yan, at least... Pangalawa, hindi po ako lumalabas doon ng gabi. Ayun. Dahil nga po marami nga po daw kung ano. Good. Kasi ano eh, halo-halo po yung tao doon eh. Halo-halo na, may mga Bisaya, Ilocano, may mga kung anong... Parang tundo na rin eh. Parang tundo. Eh mag ano ka na lang, magtipid ka. No, para kay Sandre. Ha? Kung willing naman kayong ibigay sa akin, kukunin ko na lang. At yan eh, talagang kasi ako daw wala akong anak. May asawa ako, hindi yung anak, yung asawa ko nasa Canada, hindi kami kinakalaban ng anak. O, eh kung sabi ko nga kung merong makukuha lalo na mas maganda kasi mahal. Kasi hirap kasi kumuha ng hindi mo naman mahal. Ano? Isang day kasi, madaling mahalin. Mabait. Makulit, pero okay lang. Lahat mo ng bata makulit. Ayan, edi papano? Ang ganda na lang interview ko sa'yo. Sana ay bilang tatay, ano masasabi mo? O, bilang tatay ka, ano masasabi mo kay Sandre? Ano yung pwede mong iwang pangako kay Sandre na habang nasa isa sa o habang nasa piling ng mga magulang mo si Sandre? Ano yung padala ko sa kanya? Padala? Wala ka bang pangarap kay Sandre? Hindi ka ba nangangarap sa anak mo kung ano yung pangarap mo sa kanya paglaki niya? Hindi, tulad nga po napag-usapan namin ng ano ko, pagka nagkabahay naman po kami kukunin. Kukunin siya pag nagkabahay. Pati nga po yung anak ko dito sa Alabang, kukunin daw na. Anak mo sa Alabang? May anak ka pa doon? Kapatid niya. Ah, may kapatid po siya? Kuya niya. Ah, may kuya pala. Kala ko nag-iisang anak si Sandre. Kaya natapos lang din ang pag-aaral niya. Oh, nasa side ng biyanan mo? Eh, willing naman sila ibigay sa'yo? Nung dating namatay yung nanay nila, kinukuha ko nga lahat, hindi binigay. Ay, hindi na binigay. Dahil lalagayin to, eto binigay niya. Kinukuha ko silang tatlo. Oo, hindi binibigay. Sabi nila, ito na lang galayin mo. Sabi nila, ano? Buti na lang, hanggang yung mga nanay mo nalang nag-alaga kay Sandre, no? Ang laking tulong talaga ng mga magulang sa atin, mga anak, no? Yan, pasalamatan mo ng todo yung nanay tatay mo kasi talagang grabe, no? Oo. Ang masakit dito, mas malapit ang loob ng anak mo sa lolo't lola talaga. Hindi kaya sa'yo, no? Ayan. Kaya, ayan. Basta, ano ba yung pwedeng message mo kay Sandre? Na nagpapangako mo kay Sandre? O, kunwari ako si Sandre, ano yung mapangako mo sa akin? O, sa anak mo? Ano ba yung pwedeng sabihin mo kay Sandre? Bilang tatay, ha? Siyempre, sa puso na yan. Na, ayun nga po. Once na nagkabahay po, kukunin po namin siya. Kukunin mo siya. Kasi yun naman kasi balak ng... Teka dito. Kukunin ka raw ni papa mo pag nagkabahay na sila. Tatama ka ba? Hindi daw. Paano yan? Hindi sasama. Saan sasama kita? Hindi lang kasama ko na nga. Ayan.
Thank you, ah. Thank you, pre. Maraming maraming salamat. At least, ayan, na-interview po natin yung talagang biological father ni Sandre. Ayan. Ano ang pangalan? Rowell. Rowell. Ayan. Rowell Beltran. Yan po ang tatay ni Sandre. Ayan si Sandre. Oh. Sandre, alika. Kaway ka din sa mga tita mo. Alika, yung mga tita dito. Tinatanong ka sa akin. Sabi niya sa akin, Tito Rex, nilalaman mo si Sandre. Guys, ayan si Sandre. Hey, hello ka sa kanila. Hello. Sabi mo, hello. Ayan po si Sandre. Ni hello ka. Ano ka? Untog na. Hindi mo pa ako kinikis, Sandre. Kumain ka ba ng apple? May tinapay kitang binili, ha? Tinapay. Ah, ito, kumakain ka ba neto? Ha? Susuli ko na pala ito. Hindi ko pala kumakain, no? Oh? Oh. Oh, di ba? Hindi ko kumakain yan. Ito mo. Oh. Nakakita na. Kumakain na pala, eh. Oh, dahan-dahan lang. Pagkakain ka ng... Turuan na po natin kung magdede sa baso. Kasi hindi masiriipin ito. No, dapat sa baso. Meron po ba siyang dede sa pambaso, pangbaso? Oh, sige, dalhin ko po siya ng dede pambaso. Oh, yung malitang may tatlong buto sa maliit. Kukuha ba sa Andre? Kukuha ka? Tabukas mo kay Papa mo. Tabukas mo kay Papa. Hindi, ikaw po magbuka. Ikaw magbigay. Ayun! Ayun po yung magtatay. Magbabandi. Tumingin ko na ka muna, Ren. Na. Share mo na ka. Share mo na. Share mo na ka. Sasara mo na siya. Okay, dito. Yung bababay na tayo. Tapay muna tayo sa kanan natin sa mga viewers natin. Kanto ka sa akin. Kanto ka sa akin. Kanto. Alay ko. Kanto ka. Ayan. Bye-bye po. Ayan. Bye-bye. Thank you po sa mga pinibigay. Okay guys. Salamat.